Ganito ang mangyayari kapag 5 segundong nawala ang oxygen ng Earth. Earth atmosphere ng ating mundo ay napakahalaga at hindi mo pa pwedeng baliwalain ang kahalagahan nito. Bakit kamo? Ang atmosphere ay nakapagbibigay ng oxygen dahilan maraming nabubuhay na living things sa ibabaw ng ating mundo. Pinoprotektahan din tayo ng atmosphere laban sa mga cosmic radiation na nagmumula sa labas ng mundo. At kaya din ng atmosphere na pigilan ng mga maliliit na asteroids na maaaring tumama sa ating Earth. Kaya naman napaka-imposible talagang mabuhay ang mga tao kung wala nito. Pero sa video na ito ay susubukan nating pawalain ang atmosphere at ang oxygen sa loob lamang ng 5 segundo. At tignan natin kung ano ang mangyayari. Ano kayang kahindik-hindik na kaganapan ang madudulot nito sa ating planetang Earth? At bibigyan na kita ng hint para di ka na mabigla sa mga magaganap. Magkakandawasak ang mga konkretong gusali, kukulo ang karagatan, magkakandamatay din ang mga hayop at mga ibon. At isipin mo na lang, nanonood ka ng isang nakakilabot na disaster movie. Pero ang kaibahan lang dito, mas patindi pa dyan ang mangyayari. Kaya tapusin mo ang video na ito nang malaman mo. Una, alamin muna nga natin ano ang atmosphere. Ano ba ito? Isa itong gas envelope ng planeta at ito'y binubuo ng maraming layer na magkakaiba ng density at properties. At ang kulay asul sa itaas na nakikita mo, yan ang atmosphere at takunan ito sa interplanetary space. At ganun paman, ang mga chemical reaction, volcanic activity, ultraviolet radiation ang siyang nakakapagpabago ng atmosphere. At sa katunayan, ang mundong walang atmosphere ay hindi birong kaganapan. Kapag wala ito, ito'y magre-resulta ng malakas na impact ng meteorite. Wala na kasing pipigil sa kanya, kaya naman mas matinding puwersa at bilis ang ipapamalas nito. At para mas lubos mong maunawaan kung gaano ito kahalaga, ay tignan mo na lang ang planetang Mars. Nawala ang halos buong atmosphere nito 4 billion years ago. Kaya naman manipis na lang talaga ang atmosphere ng Mars. Kaya naman dahil dito, hindi na komportableng manirahan pa rito ang mga tao. At sa kabilang banda, ang ating atmosphere sa Earth ay bahagyang nasisira na rin. Oo, ito ang ozone holes. Isa itong mahinang area ng ozone concentration ng ozone layer. At dahil sira na ito, ay apektado na nga nito ang atmosphere. At ang resulta ay mas tataas ang ultraviolet solar radiation mula sa araw, kung saan ito ang pinagmumula ng development ng cancer. At ngayon dumako na tayo sa pinakapaksa. Ihinto na natin ang pag-iral ng atmosphere ng 5 segundo. Ang unang mangyayari, kapag nawala ito ay magiging tahimik ang kapaligiran. Bakit kamo? Dahil lang sounds ay binubuo ng sound waves. At kapag wala ng atmosphere, ay hindi na lalaganap ang mga waves at hindi na ito makakagalaw. At ito rin ang dahilan kung bakit kapag nasa space ka ay wala kang nadirinig. At karagdagan pa sa ganitong kondisyon ay mararamdaman mo ang pag-uga ng Earth crust. At hindi pa yan. Kung hilig mong tignan ang magagandang kalangitan sa umaga at sa hapon ay hindi mo na yan makikita pa kapag wala ng atmosphere. Wala nang kahit ano pamang kulay ang makikita mo kundi kulay itim na kalangitan. Bakit kamo? Dahil ang atmosphere ay responsable sa kulay ng kalangitan at siya rin ang dahilan kung bakit kumakalat ang sinag ng araw sa kalupaan. Kaya naman kapag wala nito, hindi na magiging kulay blue ang kalangitan. At ito ang patunay. Ito ang litratong kuha sa ibabaw ng buwan. Itim ang kalangitan dahil wala nga ditong atmosphere. At sa kabilang banda, heto na ang mangyayari kapag walang atmosphere. Nagsisibagsakan lahat ang mga nasa himpapawid. Oo, ang mga eroplano, insektong lumilipad, at pati mga ibon ay kasamang babagsak sa lupa. At kung sa 5 segundong nawala ito, ay eksaktong binagsakan naman tayo ng asteroids, ay ito'y magdudulot ng pandaigdigang pagkawasak. Dagdag pa nga rito, ang lahat ng combustion engine ay di na rin gagana kapag walang atmosphere. At ang karagatan, ilog at lawa ay sandaling mananahimik.
At pagkatapos, nagsisimula itong kumulo. At kapag kumulo ang halos buong katubigan, tignan ko pa kung buhay pa tayo. Magkakandamatay dito ang mga hayop at syempre meron pa namang makakasurvive sa ganitong klaseng kondisyon. At ito, ang tardigrades. Ang galing no? Pero bukod sa kanya, lahat ng living creatures ay babawian ng buhay. At paano naman tayong mga tao? Well, sa ganitong senaryo, ang pinakamahalaga sa lahat ay huwag mong pipigilan ng iyong paghinga. Dahil pag ginawa mo ito, puputok ang baga mo. At kapag in-exhale mo naman ang hangin mo sa katawan sa ganitong pagkakataon, itatagal ka pa naman sa loob ng 90 seconds. At sa unang 15 seconds mo dito, nawawalan ka ng malay. At makakasurvive ka pa naman dahil nga 5 seconds lang, mawawala ang atmosphere. At pagkatapos nito, makakahinga ka na ulit. At ang isa pa sa malaking problema dito ay ang sinag ng araw. Pinoprotektahan tayo ng atmosphere laban dito, kaya kapag nawala na siya, ay di na epekto pa ang mga sunscreen sa balat mo. Ang tangi mo lang tsansa na hindi mapahamak dito ay kapag nasa lilim ka na parte ng Earth sa mga oras na ito. At ngayon paano naman kung muli nang bumalik ang atmosphere matapos ng 5 seconds? Well, ang mundo ay hindi na kagaya ng dati, pero makakabalik pa naman ito sa normal pero sa matagal na panahon. Pero paano kaya kung ang atmosphere ay habang buhay nang mawala? Ano kaya ang mangyayari? Ngayon balikan natin ang pagkulo ng tubig. Sa katunayan, hindi naman ito kukulo ng sobrang kulo kahit na matagal nang mawala ang atmosphere. E ano ang mangyayari? Ito'y magdudulot ng kakaibang epekto. Ang singaw na mula dito ang siyang magpapahinto sa kumukulong tubig. At ang lahat ng tubig na hindi sumingaw ay magyeyelo. Oo, aabot ng 18 degrees Celsius ang temperatura dito. At dahil dito, kapag nagka-water vapor, ay ito'y magre-resulta ng greenhouse gas. At kapag may greenhouse gas na, syempre aangat na naman ang temperatura. At sa katagalan lalaganap ito hanggang sa maging greenhouse effect. At dahil dito, magiging katulad na ng Venus ang planetang Earth. Magiging napakainit na dahil sa greenhouse effect. At dito, lahat ng mga organisms na kailangan ng hangin para makahinga ay babawian ng buhay. Mga puno man yan, mga land animals, isda, o miski mga aquatic organism ay babawian ng buhay. Pero sa kabilang banda, hindi naman lahat ay babawian ng buhay. Dahil may iwan pa dito ang ilang mga bakterya. Pero paano naman tayong mga tao? Gaya ng sinabi ko kanina, kapag di mo pinigil ang paghinga mo, ay magkakamalay ka pa sa loob ng 15 seconds. At kahit pag gumamit ka dito ng oxygen mask, ay baliwala pa rin. Pero bakit kaya? Kapag humihinga kasi tayo, ang katawan natin ay gumagamit ng pressure. At magkaiba ang pressure ng hangin ng iyong baga sa hangin na nagbumula lang sa labas. At kapag wala ka ng atmospheric pressure, hindi ka na makakahinga ng kahit isang beses. Makakaligtas ka naman kapag walang atmosphere, pero dapat napaghandaan mo ito. Halimbawa, titira ka sa isang radiation shield dam domes sa mismong ibabaw ng mundo. O kaya, itayo mo ang domes sa ilalim ng tubig para safe ka sa mga cosmic radiation. Pero may chance pa bang magkaroon ulit ng atmosphere kung sakaling mawala talaga ito? Meron pa naman. Sa pagkakataon na ito, ay ang mga vulkan at mga geothermal sources ay maglalabas ng maraming carbon dioxide. At ito'y hahalo sa ultraviolet radiation. Kapag naghalo na, ay makakabuo nga ito ng bagong form ng atmosphere. At kung sakaling makabuo, ito'y binubuo na ng mas mababang nitrogen. At mas lalawig pa ang atmosphere dito kung sakaling maraming mangyaring meteor impacts. Pero milyong-milyong mga taon pa ang kinakailangan dito para tuluyang manumbalik ang atmosphere. At heto na, paano kaya kung hindi mawala ang buong atmosphere pero nawala naman ang oxygen? Sa katunayan, mas matindi ang mangyayari. Oo, kapag 5 segundong nawala ang oxygen, ang lahat ng mga bagay na ginagamit natin sa pang-araw-araw ay magiging alikabok. Ang oxygen kasi ay napakahalagang parte sa ibang compound, kagaya ng tubig, quartz at ozone. Magiging alikabok ang mga konkretong bahayan at gusali, damay din dito ang mga kalsada at miski mga damit ng tao. Ang oxygen din kasi ang nagbubuklod ng mga component para maging matigas ang isang konkreto. At dahil wala na nga din ang ozone na parte ng oxygen, ay kasunod na nitong mawawala ang ozone layer.
dahil dito susunugin na ng araw ang mundo. At karagdagan pa nga kapag walang oxygen, ang lahat ng tubig ay magiging gas at saka mag-e-evaporate sa space. At ang pinakamatindi pa, miski ang earth crust ay mawawasak dahil ito'y binubuo ng 47% na oxygen. Pero hindi mo na ito makikita pa. Bakit kamo? Ang mga cells kasi ng ating katawan ay binubuo ng maraming tubig at magiging gas din ito kapag wala ng oxygen at saka din mag-e-evaporate. At ang pinakahuling mangyayari, ang buong sangkatauhan ay babawian ng buhay. Dahil take note, halos 50% ng katawan natin ay binubuo rin po ng tubig. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay please like and subscribe for more video updates.